Hello po guys, you are now watching again Yunget Vlogs. Kayo vlogger Yunget. Ang vlogs nagkayunget. Apan di magol ka importante. Mubiyo mo like and subscribe ka mo sa aking YouTube channel. At huwag na huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para mas updated kayo sa mga bago kong videos. Ngayon pala, nakauwi na talaga ako dito sa aming bukid. At ngayon, pupuntahan ko si Vicente. Si Bala ko kasi ipaano yung kahoy doon, ano ba yun, ipatabas pala sa Tagalog, ipatabas yung kahoy doon. Gusto ko munang paanuhan ng mga branches ba, i-cut muna yung mga branches kasi maano yung niyog, marami kasing niyog. So puntahan ko si Vicente kung nandyan ba siya ngayon at kung wala ba siyang trabaho. So ito po guys, nandito po ako sa bahay ni Vicente. Yan po yung bahay niya. At wala dito si Vicente. So pupuntahan ko siya mamay doon sa payag daw, sa kubo niya. Ang laki ng ano niya. Kamuting kahoy o kasaba ba? Ang laki. Gibana na ninyo rin? Dagko ano, ang puryabuyag. Doon mo sa balay. Ito yung mga anak ni Vicente. Ito yung bahay ni Vicente. Si Dodong James. James, no? Yung pangan? Oo. Oo, si Dodong James. And si Dodong Zoren. Asay kang kamanghuran day? Asay pangan na? Sa Niboy Junior man. Agi Junior. Eh. Pulos din ni Lucky day. Ay? Si Dodong. Aper. Pare. Hindi day. Pare. Aper pare. Ako sa atong sekwan day. Ay? Si Vicente. Akong suwayag kuan kay. Data ko'y papungulan niya ba nga kuan? Oh. Ayos na day. Hello po guys. So nandito na po ako ngayon sa ano? Sa patag. Dito yung kahoy na sinasabi kong paanuhan ko. Papungulan daan ba? Kasi hirap na putulin. Diretso nang may mga niyog kasi madamage yung mga niyog. At kailangan na talaga yung putulin dahil sa sobrang laki na niya, hindi makapagbunga ng maayos yung mga niyog. At saka gagamitin ko na rin yan para sa pag-aayos ng bahay. So, nandun na po si Vicente. Oh. Sarang po si Vicente. Nag-ano muna. Si Vicente yung aakyat. Saktor na imong kuan bay. Ito si Vicente, oh. Siya yung aakyat ngayon. Bay Sunny Boy. Kapatid po sila ni kuan ni Bay Gary Gama, no? So siya yung panganay na ano. So, ito yung kahoy. Malaki na talaga. Oops! Ano no? Kangit-ngit sa itong naong ani. Yan. Yan. So, ito yung ano. Ito yung aakyatan niya. Sakto ka ni bay? Abot ni mo dahil sa kanang may laya bay? Ade, makuha na ba yan? Abot na nga. Abot na nga ni mo. So malaki na talaga itong ano na to. Look, naman yung heavy bakos. Oo. Malaki na talaga oh. Hindi naman ano. Sa kahoy lang tayo ano. Maghago. Malaki na talaga. Yung malaking part nito, gagawin naming kabinet. At saka, yung matitira, gagawing 2x2 para sa, ano, para sa dingding. So, mamaya, maya-maya, nag-iipon pa ng lakas si Vicente. Nag-iipon pa ng lakas para akyat dito. Oh.
bisa makabos ba ya? Dito, makabos dito ba? Ini kau ambil si mabalu kita katakan no, oh, kalau kau nak ugal nanya, mau jadi. Bagus sekali. Kau dah ayam potong. Hai, yang si ano pemangkin tu, di tu pelayok pelayok, makan. Dah nama ilo bea. So yan ako sa Baisinte o. Ayan. Yan po si Baisinte. Yan ang dami kasing sanga ng ano ng kahoy na yan. Kaya kapag pinuputol siya directly, ang daming niyog na ma-damage, no? Kasi oh, ang daming niyog na nakapaligid sa kanya. At titingnan natin, no? I-compare natin yung mga niyog na nasa ano na nakabera niya. Hindi nagbubunga ng marami. Unlike ng mga niyog doon, oh, kahit ano pa lang, nagbubunga na sila. Dai, ayaw pa dool dito, dito palayo. Ayaw lapok lagi, diha. Dito, dito, dito lang ka. Atong may lubi dito, layo. Kay basing makuan. Sige, balikan to. Ay patungod ha. Yan. Putol na po. Nakakapagod talaga yung mga ganyan. No? Nakakapagod at nakakakaba. Kunti na lang. Kay paluwar man sa ubos ang natangtang. Palibutan naman guslubi. Gipalibutan as lubidan. Hindi ka na malikayan na maigo. Pero may na lang. Kay di gyud sama ng larguhon o kuan ba? Oo. Oh. So yan po. Na tamaan talaga yung isang niyog. Pero okay lang yan. Dahil asamangan. Yung ano naman niya, udlot ba, is hindi naman siya na-damage. Kaya okay lang yan. Magdadahon pa naman yan. Yan po. Yan niyog na yan. Pero okay lang yan. Ayan, tatlong sanga na lang yung ano, kailang putuli. Yan. Okay. Good. Good landing. Good landing.
akong kinakabahan sa kanya. Sa bawat pag ano ng sangaba, ako yung kabahan. Kasi ang taas na niya, no? Iyan. Kuyawan na ano eh. Grabe naman yan. So, ang haba. Ang layo na niya, oh. Ang taas na niya. Nasa ano na siguro yan? 30 meters. Oh, magpaano, may talent daw siya na yung makahiya, kunin niya yung dahon na hindi pipikit. Ah, nipiyong! Nipiyong ano? Pumikit. Yung ano lang yung hindi pumikit. Kuha ka ng iba. Give chance. Kuha ka ng iba na hindi pipikit. Sige, go. Yan. Dapat hindi pipikit, ha? Pumikit. Palpak. Palpak. Palpak man. Ay, sa kainit. Ay, pagpainit. Sa magkakalagom. Yan po. Dalawang sanga na lang. Dalawang sanga. Yan. Good landing. Walang na-damage. Yes! Isang sanga na lang talaga. Yes. Pang last na yan. Kamot nagkamatay rin. Ito limpiyuan. Ito po yung anong malunggay. Pinaanohan ng mga vines. Kaya binisin muna natin. Habang tayo ay naghihintay na matapos. Matapos ang unos ng ating buhay. Hindi siya nakakadahod. Ano ba? Dahil sa ano? Dahil sa mga vines na kumapit sa kanyang katawan. Katawan? Huwan. Huwan? Huwan? Tangkawan? Kaya ang ito. Kaya ang ito siya. Kaya ang ito yung datil. Sige bay, sige bay. Ah, sige bay. Yan. Pang-last. Last. Last na to bay no. Yes, sakto ra siya pagka landing away kay wa man akwan. Maana lang ginang dahon sa lobby kay. Au. Importante ra gyud ang iyang udlutan. Di ma kuan. Aktara. Ato au ang kuan bay no. Ta sabay ha. Sang ko au. Pag sure diha bay. Okay. Adal. Grabe. Bugtawa ato dito bay. Tanaw ko sa imo ang
Purma dito ba? Murug kabugtaw naman ani. Yes, natapos na po talaga yung pagputol ng mga sanga. As wala na po yung sanga. Then napuntahan ko si Kuya Ipid yung schedule niya dito sa pagtabas is on Wednesday pa next week. So mabuti na nakuna natin ng sanga. Ito po yung isa sa naanuhan, hindi naman siya masyadong damage kasi hindi talaga maiwasan na may matamaan dahil sa dami na ng niyog na nakapalibot sa kanya. Ngunit ang importante yung tinatawag na udlot jud niya ay hindi maano. Kamera ko na bay. Kato dito maglisod ko kining magsanga di kato magsanga ba dito maglisod ko kay ari masamuhan sak diri may pagkita may pang kuanya siptir sa dakin ay kagunitan yes kato kaya kato mulan magdago siptir ang buwan piste kung gabas na muna piter para tinta asa ay kuan o tipo grabe grabe tinta asa kada ni tunga kanang army di ba tampo. Mayo rin nagkuha ng tipo sa din. Mayo rin nagkuha. Tabo. Sisi ko ba? Pinakuha yun yun yung sundaan nga ba? Ito lang yung ano niya, gamit. Loh, nindutag hait ba yun? Pilit ka ayo ba? Ito yung hait mo na ha? Hindi tala yun naging puto rin na kahit ha? Ito maayog subo. Pwede sa ginubaga ikuha subo. Pero hindi ari rin ba may... Way subok ay diro pinili ni ba. Way kuan pero ang anhi kani may importante kay diha kay mao na atong iigo gyud. Tinindot. Aliit lang na ang gamit niya oh pero grabe. Ang bilis, no? Hindi umabot na isang oras. Kinasubahan sad niya. Wa kun sana ko babae grabe gihi abairon ay. Gahi basta nindot og subo bay no. Oo. Tigihi abairon gyud. Sana man. Wa bahala lang sembarang ra. Gamit. So, dahil tapos na po kaming magputol sa masanga, I am sure na uuhaw si Vicente. Hindi kami nakapagdala ng tubig. At dito kami kukuha ng tubig. Dito. Maraming ano. Kani ba yan? Protecto na eh. Saka na ba? Saka na siguro ba yan? Okay na? Oo. At dahil nauuhaw iinom na kami. Wala kay labot, wala kay pamahaw. Namahar ba kuno? Namahaw ba ka? Oo, namahaw na tupi. Buka tupi. Tumantaw dos paya ganihan tarong gwatong gawani nako diyan ka ko gawani na siya da ubay ubay siya ha mai aw dito na siga dam ko na lang yude yude aw ya desa ka tong dilay nang dos kong paya oh abi nya di pang larot ning uban nya naputol ko na tong isa nabilin mo nang nabuhi ron aw mo nang kuan silingsing oh dako na kay nagpunuan ang isa oi kuan aw kay tinna ko ron. Alam tayo. Igo lagi ng salbi. Yan po guys. Madapa kong materyo? Ina. Madapa kong materyo po. Hasta dito sa ubos na siya napunlos. Malipia, buko na tayo. Okay. So, nakauwi na po kami dito ng bahay. At yung mga biik na ano na,
naibinta na yung mga biik. Titingnan natin kasi dalawa na lang yung natira. Naibinta na yung iba. Titingnan natin yung dalawang natira kasi danlakan yung dalawa. Hindi ibininta ni mama. At sabi ko kay mama na itira na lang tong dalawa kasi magbe-birthday na ko sa mama rin. So, itira na lang namin tong dalawa. Si danlakan o malaki yung kanyang itlog. Hindi siya mabinta. At maganda na lang to pang konsumo para magkaano naman kami soon. Sana lalaki yan. Ito po sila. Ito po yung dalawang biik na natira. Ipagpakita ko sa inyo yung bakit tinatawag siyang danlakan. Ayan o. Yung kanyang itlog. Yes. Silang dalawa. Oo. Malaki ang kanilang itlog dalawa. Oo. Danlakan. Habang lalaki sila, mas lalaki pa yan. Kaya hirap yan sa bintahan kapag ganyan. Ang ano sa kanila, kasi apat silang lalaki na ganyan. Kaya yung isa naibinta kasi naibinta ng mas mura. Yung bintahan namin ng biik dito, 1,800 lang bawat isa sa ganito kalaki na biik. So, naibinta ng 1,800 yung 8. Tapos, ang dalawa, naibinta na lang ng 1,600 kasi may ano, malaki yung kanilang itlog. So, itira na lang namin yan. Para birthday ni Mama soon. At ngayon, maligo muna ako at pupunta ako ng bayan para mamili ng ibang materials para sa pag ano ng bahay, pag ayos ng bahay. Bibili ako doon ng extra plywood dahil hindi yun yung naibili ko na nung nagbigay sa akin ng pamasko si Ako Lola, bumili ako ng plywood. Ngunit yung nabili ko ay napakanipis pala ng 1/4. Pinadala ko lang kasi sa motor. Akala ko yung 1/4 is ano na siya. Ngunit napakanipis pala. Kaya bibili ako ng mas ano, baga ba. So pupunta ako ng bayan ngayon. At maraming salamat pala sa ano. Kaya nga pala ako pinapunta ng kapatid ko kahapon sa Mandawi kasi yan po kasi yung plano niya, no, na ipaayos rin yung ano, yung bahay namin. Kaya maraming salamat talaga sa kapatid ko, no, na kahit mayroon na po silang pamilya, sariling pamilya, is nag-iisip pa rin para sa aming mga magulang. Kaya maraming salamat talaga, do, no. Mamaya pupunta na ako ng bayan. Ito yung ano, ang bilis na buhay ng mga bago kong tanim, no. Bye-bye na ba, guys. Thank you so much for watching.